sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, aliw, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. Magandang hapon po, maulang hapon at nakakaantok na hapon sa inyong lahat. Ang sarap ng panahon, mga ganyan kaulan. Akala ko, ang sarap ng tulog ko. Walang bukingan, naigip. 4:43 na. Oh, kahit ako ganito din, ganitong panahon na ano, medyo parang mabasa-basang umuulan. Maulan. Ayan, malamig. Di ba? Parang iyehele ka. Ako pa naman maano lang, masandal, ganyan. Ah, parehas tayo. Mahiga. Oh. But anyway, ito ho ang palatuntunang wala pang titulo. 'Di ba? Akala ko kasi balita at opinion eh, pero wala pa pong titulo. Ayan. Magkakaroon pa lang. Abangan po natin anong niluluto para dito. Oo. Kami po muna pansamantala ninyong makakasama. Ako po si Jamie Quinto. Julie Baiza po. Si Bestie. Yes. Yes, Mars. Happy birthday muna sa aming big boss. Although celebrate na siya kagabi ng kanyang birthday. Kanyang beer day. Oo. Ngayon ang talagang birthday niya. Si Boss Tony Tabad. Ayan. Happy birthday, sir. Siyempre bukas. Oo. Bukas naman, boss din po namin. Oo. Si Boss Ed Sarto. Ayan. Ang galing ng birthday nila, no? Pati po ba year? Ay, hindi. Ay, hindi. Sabay ganun. Ay, hindi. Basta ang alam ko, si Sir Tony, 45. Oo. So, si Sir Ed, mga ano, younger ba? Oo, siyempre. 41. Yeah. Ganun. Hindi, ako mga nasa, lang. 34. Ganun. Gustong-gusto. Siyempre. O, si Engineer Alex nga, parang mga 28 lang. In service. In service. Kung pinaglololoko mo si Alex, ha. Oh, anyway, dahil hindi po tayo magkakantahan, hindi ko mapilit si Julie. Kaya ang haba ng plug eh. Kasi sabi ko eh, katahan mo na lang kami, ayaw. Oh. Sabi ko, kumanta si Miss Jamie, support ako, ganyan. Gusto ko ikaw. Tsaka yung parang nagti-TikTok na ganyan. Ano ba yung TikTok? TikTok. Oh. May dalagang Pilipina ako dyan, ma'am eh. Malang gusto mo. Anyway, samahan niyo po kami hanggang alas 6 ng gabi. Sa inyo pong palatuntunan, ito po ay hindi kantahan, pero kung gusto niyo kumanta si Julie, request lang. Pagbibigyan kayo niyan. Sa unang pagkakataon, bibiguin ko po kayo. Mahal ko pa ang pamilya ko. At dahil nga mainit na mainit, pinag-uusapan, ay pag-usapan na rin natin, Bestie, itong si Bicoy. May binabanggit si kayo kanina ni Harley. Ano yan? Ano ba to? Dala ba ng pagmamalik mata? Or teorya. Mga conspiracy Turing pinanonood ninyo? May post sa Facebook na sinasabing parang different daw, parang iba daw yung Bicoy na sumuko doon sa Bicoy na unang lumantad sa IBP, yung itsura daw. Sabi nung nag-post, hindi ko na screenshot at nawala na siya, so probably na-report, ganyan, ay kinumpare niya, sabi niya parang mas tumaba. Tapos yung shape daw ng mukha, kakaiba, parang namanas. Oh. Then yung mata, may mga ganun siyang analysis dun sa itsura. Kinumpare din niya yung picture, ganyan. Mm-hmm. So sa, alam niyo naman, napakalikot ng imahinasyon ng media. Mm-hmm. Pero yan po yung nanggaling sa isang netizen. Oo, hindi naman po sa media. So, Just to be clear, kasi ito parating-parating nasisisi ang media.
keso gawa yan ng media or media lang ang nagpalutang niyan. Mm-hmm. Wala namang ganun. Pero yun po ay sa Facebook. Sa Facebook ko po yun nakita. At na, si, I think si Hardy din nakita niya kasi tinanong niya sa akin sa ano, sa Messenger kagabi. Ah, okay. So, lumalabas ngayon na parang ano, mm-mm, parang hindi yung Bicoy na yun. Ibang Bicoy daw. Eh, nasa na yung Bicoy na ano, nando dun sa IBP? Mm, wala naman siya sinabi. Parang kinumpare lang niya na... Ah, ilang ano, ilang, hindi naman buwan, di ba? Wala naman, linggo. Kasi ilang linggo before the election. Before election. Oh. After election, lumutang ulit siya. Oo. Kaya yung timing eh. Baka nagpataba lang talaga. Baka walang ginawa kung hindi kumain at manood ng TV. Balita ko yung nasa hotel daw eh. Di nga, may mga balitang ganun ah, na nasa hotel daw eh ka. At hindi lang pinalalabas. Eh kung ganun, eh sinong nagbayad sa kanya? At saka ano... Ako, sino nag-shoulder? Oo. Akong tingin ko dito talaga, napakahusay nitong con artist na ito. Totoo. Diba? Para mo mapaikot tao, mo yung yung mga politiko. At siya pa ngayon ang matigas ang mukha na nagahamon na magharapan tayo. Oh. Iisang tao, nagululahan, nagsalita ang pamulo, mga senador, vice-presidente... Oo. I remember nung araw si ano, si sino yung medyo maano yung pagpaumanhin po, mahaba yung baba na tawag dito na discredit din yun eh. Na humarap pa sa Senado para i-implicate si Senadora Loren Legarda. Ewan ko kung natatandaan niyo yun, teka, si Angelo. Teka, hanapin natin yan. Kasi yung mga ganito, kumbaga parang they're out there to discredit someone. Oo. Diba? Oh, so... Yung una, ang dun sa ang totoong Narcos video, syempre ang idinidiin, ilang miyembro ng pamilya Duterte, mm-hmm, kaalyado ng administrasyon, mga kaalyado, specifically Senator-elect Bongo, mm-hmm, inyo idinidiin niya, idinadawit niya sa kalakalan ng illegal na droga. And then eventually, niretract. Kahapon nga, niretract niya yung nagulantang lahat. Pahayag, mm-hmm, muli siyang lumantad. At ngayon naman, sinasabi niya na gawa-gawa lang lahat ng una niyang isiniwalat sa ang totoong Narcos videos. Mm-hmm. At ang pakawala daw siya ng LP, mm-hmm, ng Liberal Party, at ni Senador Antonio Trillanes IV. Oo. Ako, ang take ko dyan, ano, dapat talagang, ano eh, una, maparusahan talaga yan. Kasi, nawiwili. Yung mga ganitong mga, ano, like, may kaso ng estafa, tapos, kumbaga parang, so ano mangyayari dun sa kasong estafa niya? Oo. Diba? So ano mangyayari sa kanya? Like, yung ano, yung binabanggit ko noon na, nalimutan ko lang eh, hinahanap ko nga ngayon kay Google. Itong ano, itong Senate hearing ni Loren Legarda no, na biglang naging katawa-tawa talaga. Dahil ano, sinabi na siya daw ay bumili ng cellphone. I forgot yung ano eh, teka ha. Pero balikan lang natin mama, no? Yung staffa niya, 2007 pa. Uh-huh. Tapos, imagine mo ha, ilang taon bago siya nahuli. 2007, 2019, 12 years. Almost. Mm-mm. Almost 12 years kasi I think October yata na isang pa yung kaso. Mm-mm. So halos. Ganun yung sistema ng batas na kung hindi nagkaroon ng kontrobersiya kay Bicoy, hindi pa siya mahuhuli, hindi pa siya hahantingin. Given na meron palang warrant of arrest against him talaga, existing na. Existing. Yeah. Pero, so ibig sabihin eh, hindi ito na ano, hindi ito na... Kumbaga yung kasong staffa niya. Naungkat lang. Oo, naungkat lang. Nung siya ay lumutang as Bicoy. Staffa in ano to eh, large scale illegal recruitment. O, diba? Oo. Oh.
So, sinong handler nitong taong ito? Kasi ako, kahit siguro nasa media ko, hindi ako maglalakas ng loob na magturo or sabihin na ganito, ganyan. Unless na talagang alam ko sa puso ko na may personal knowledge ako at hindi ako kayang balikan kasi may ebidensya akong magpapatunay sa mga sinasabi ko. Diba? Kasi, mas madaling mag-akusa naman eh. Oh. Oo, kahit sino naman, I think pwedeng mag-claim. Oo. Gumawa ng ganyang klaseng video. Pero ang tanong nga, bakit ganito kalakas ang loob nitong taong ito? Oh. Na i-implicate itong mga senador. Kasi let us remember, no, tayo ho, huwag masyadong papaniwala sa mga taong mga lumulutang na mga ganyan, di ba? Pag-aralan ho natin, ano ho bang motibo at sinong nakinabang? Di ba? Ako'y wala hong kinakampihan, pero tignan ho nating maigi. 'Di ba? Sino ang panalo dito at ano ang motibo ng ginawa niyang paglutang and then eventually pagbaliktad? At saka alalahanin niyo ha. Iba yung unang pinalutang niyan. Iba yung naratibo na bitbit niyan, 'di ba? Tapos ngayon iba na naman. Mm-mm. Grabe, sabi nga nila cognitive dissonance daw. Kasi my God, anong kilala sa iyo ganyan. Kaya nga tawa ng tawa si pangalan nito, si yung ating kikita sa mga kuwa na parang sino nga to? Si Tito Soto, bakit to pinapaniwalaan pa? Oo. Oh, si Senate President Soto, sinabi ba't pinaniniwalaan pa? At any rate, ang nakakatawa lang kasi, halimbawa, yung unang inakusahan niya, Duterte. Diba? Duterte Camp. So, nung inakusahan siya, ang sabi, walang kredibilidad yan, huwag niyong pansinin yan. True. Ganon. Tapos, all of a sudden, nung ang tinuro LP. Yung LP, ay talagang kailangan pa imbestigahan niya. Biglang naging credible. Or bigyan natin ng chance na ilatag niya yung mga ebidensya niya. And even Senator Lacson, nakakaloka lang na biglang nagkaroon siya ng interest na sige nga, kumbaga parang tignan natin na mapatawag siya sa Senate. Mm-hmm. So ako again sa tinagal-tagal na rin naman natin na nag-public service tayo, nag-broadcast tayo, nag-reporter ako. Ang unang tinatanong is isipin niyo, tanungin niyo ano ba ang motibo, 'di ba? Lalo na pag sa mga public service ganyan kasi kuminsan ito ibibigay ko naman yung credit dun sa dating boss ko. Ang natutunan ko sa kanya kay Rafi. Ang lagi niyang sinasabi sa akin, di lahat ng mga humihingi ng tulong nagsasabi ng totoo. Tama, sabi niya. Oo. Most of them, sabi niya, they will lie to you para lang paniwalaan mo at tulungan maiere mo. At tulungan, ganyan. So, sabi niyang ganyan, maging careful ka talaga na alamin ano ba talaga ang motibo. Bakit niya ginawa yun? Or bakit siya nanghihingi ng tulong? Or bakit nangyari yun? Yung mga ganon. Which is, sa kabilang banda naman, oo. Pag naia-apply ko siya sa mga sa mga pangyayari ngayon, oo nga, ano ang motibo, 'di ba? Sa liko, ano ang motibo? Ang motibo. Sa hello po, kagas. Pangyayari ito. Oo. Ang paglantad. Abangan. Sa aming pagbabalik. Kasi I mean, kahit na hindi ka taga media, let's say ordinary citizen ka, magiging critical ka eh. Mm-hmm. Kasi imagine mo, all of a sudden lilitaw yung ang totoong Narcos videos, ituturo ang yung mga in power, 'di ba? President, pamilya ng president. And then biglang ito magbabago yung salaysay mo. Anong point noon? 'Di ba? True. Kumbaga parang magkano ba? Honestly, parang hindi ko malaman kung sino ba talagang handler nito
At alam mo yung parang hindi magkang daugaga ang dalawang, ang magkabilang panig, Duterte camp and the liberal camp, na sagutin itong ano, itong si Bicoy na ito. To think na, sabi nga ninyo, hindi siya credible. Oo. Oh. At sinasabi pa ng ano, ng PNP naman natin, ewan ko ba naman dito kay ano, o sabi ni Sherwin Markowi, na-hospital daw si Bicoy, na karma na. Tumaas daw ang ano, blood pressure. Pero ano, nakalabas na Sherwin, nasa pangangalaga na siya ng ano, ng PNP Custodial Center. Kulang daw ang piyansa. So kapag nakompleto na, pansamantalang makakalaya. O sana naman natin hahanapin yan. So sino yung mga nabiktima nitong Bicoy na ito? Diba? Kasi ako, somehow, kung ano to, syndicated staffa. So ibig sabihin, number one, magaling siya talaga magsalita. Diba? Mabulaklak ang dila nito para makahiram ka ng malalaking amount of money. Pero, diba? At pangalawa, kung ikaw naman yung hihiraman, of course, hindi ka naman basta magpapahiram ng pera na hindi mo kilala yung background ng tao. Mm-hmm. So siguro, dun sa mga ano, nananawagan tayo, sa mga kasamahan natin sa media, wala pa bang nagsusurface na kung sino yung nabiktima nito? Kasi from there, 'di ba? Malalaman natin kung ano yung background nitong si Bicoy, 'di ba? Ano yung pagkakakilala nila dun sa tao na 'yon, 'di ba? Oo, illegal recruiter din daw eh. So, large scale illegal recruitment. So, malamang nga magaling mang bumoka. Mabulaklak ang ano, ang dila nito. Oh. Kaya ano, at kaya, kung hindi ba naman mabulaklak ang dila, kaya niyang paikutin. Imagine, na ilang araw siya nag-headlines. Hanggang ngayon. Excuse Before me. Election, headline si Bicoy. Mm. After election, alam mo, ang... Kumbaga parang we're all taken, ano, parang taken by a ride ba? Alam mo kung anong natabunan? Ano? Lahat ng issues nung eleksyon. Uh-huh. Yung server na napalpak. Napalpak, VCM na pumalya. Oo. 'Di ba? Wala na 'yan eh kasi biglang after ng proclamation, right after. Kaya nga 'yun nga eh. Oh. Ang hindi lang talaga din mamatay-matay ngayon, of course, yung kay Cardema. Na talagang ipinaglalaban ata. Talaga pinaglalaban niya talaga. At tutugis hindi naman ng isang commissioner. Hindi talaga siya titigilan. Diba? So, ganyan. Nakakalungkot ho. Nakakalungkot na nasa ganitong playing field tayo, ika nga. Mm-mm. Eh, samantalang kung tutuusin, diba? Dapat ang mga pinag-uusapan natin medyo masustansya. Para nang sa ganun, kahit papano, kaya nating ano, kumbaga parang meron tayong magagawa after, 'di ba? Kasi pagkatapos nitong Bicoy-Bicoy na ito, so pagkatapos niya ano na? Balik na ng 18th si Congress. Ano yan yung magsusona na naman. Oh, 'di ba? Tapos papasok na yung 18th Congress. So baka biglang mawala na naman 'to. Si Bicoy. Ganun naman eh, parang one crisis, another crisis. Uh-oh. Ganito yung naging cycle eh. Ayun, ako ko talaga, kung ako sa inyo yung mga nagsusubaybay talaga rito, lalo na yung mga naggagawa ng mga investigative journalism. Oh, yung mga investigative journalist. Sana ito ma-profile natin tong taong ito, 'di ba? At sino yung nag-handle sa kanya. Oh. Ma-profile natin. Oh, sabi ni ano ni Sheila Aujero, "Good evening, guys." Oh, good si Sherwin Markowi, gawing chicharon yung dila niya. Mabulaklak. Kasi mabulaklak. Ito, happy watching kay Ate Raven Murillo. Hello. At si, ito, tapos Bicoy-Bicoy na siya.
Nagbago na rin. Sherwin Marco. Ito si Sherwin, nakaabang to talaga sa current events. Parang feeling ko, ikaw nga inaabangan niya eh. Ganun. Ayan, natawa tuloy si Ma'am Sheila. Ay, Shaila. Ayan, si Ma'am Shaila. Aha. Uh-huh. Nako. Anyway, marami ho kasing mga pumapalpak ha. O, di ba? Yung mga ika nga eh. Eh mamaya, pag-usapan natin, hindi lang yung palpak ng PNP, kahit yung palpak din ng NBI. Papasokin okay. Muna ba natin to, ma'am? Mag-commercial break muna siguro tayo. Ano ba? Okay, sige. Nagsisenyas na. Mag-commercial break muna tayo. 5:02 na po ang oras na inahitid po sa atin ng PCSO sa PCSO sa bawat taya para sa Gawang Gawa. Our four-digit winning combination for tonight is 1-8. So for last draw, ang naipong first prize pool ay umabot na po sa mahigit 2.4 million pesos. Paboritong 4 or 6 na numero from 0 to 9. Tatapatan ng PCSO ng cash prizes sa halagang 10 piso. Exciting talaga maglaro dahil exciting ang papremyo sa mga digit games ng PCSO. Kung kayo po ay makakatanggap ng text o tawag na nagsasabing kayo ay nanalo sa Lotto o electronic raffle ng PCSO, huwag po magpaloko, scam po yan. Heat sensitive rin po ang mga Lotto ticket. Huwag pong basain o paplansyahin ang inyong mga Lotto ticket at kailangan din pong ma-validate ng machine ang Lotto ticket para ma-claim ang inyong mga premyo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan. O tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. It's 5:04. Tayo po naman ay nasa ikalawang bahagi na ng ating palatuntunan. Ito pa rin po ang balita at opinion na soon to soon to have a new title. Alam niyo naman kapag Biyernes eh. Oh, ito pala pa nakaano pala tayo, hindi ko alam. Ha? Hindi ko alam na nakakita pala tayo. Ah, yeah. Oo. Medyo ano. Ah, nakikita pa din tayo. Kanina. Kanina, ah, kanina kahit yung, commercial. Oh, ah, yung malungkot okay. Kong mukha. Ayun, balikan natin yung mga komento sa Facebook. Sabi ni Sherwin, magpapapreskon din ako. Yun nga, ma'am, yung sinasabi ko, diba, na kahit sino pwedeng i-claim na I know something about this, yung mga allegation nga na ganito. Na kahit sino pwedeng lumutang kasi hindi natin kine-question yung credibility. Pero kasi, kahit na halimbawang mag-resurface or mag-surface siya sa unang paglutang pa lang nito, kung walang taong malaking tao na nasa likod niyan, hindi agad papansinin. Hindi media 'yan eh. Imagine, sabi ko nga sa iyo, 'di ba, pinuntahan ko pa 'yon sa IBP si Bicoy, kaya lang di nga natin na habol. Imagine ang sabi nung nung mismong taga IBP, hindi po namin alam 'yan kasi nagpunta po sila dito para magpa-presscon pero may dala na ho silang media. Oo. So ibig sabihin, yung sources nitong Bicoy na ito, 'di ba? Sorry, baka from the media din or talagang medyo malalim. Someone powerful. Oo. Talaga, at kayang paikutin yung, sorry po, kayang paikutin yung tumbong ng mga editor ng mga network at maging ng mga dyaryo para makapagpapunta ng reporter sa site. Mm-hmm. 'Di ba? Kasi normally ganito 'yan.
para lang ho malaman po ninyo yung kalakaran ayan sa ano sa loob ng newsroom sa araw-araw na ginawa ng Panginoong Diyos lalo na ho sa TV eh kung hindi lang siguro 300 mga balita ang natatanggap nila sa news feed. Ibig sabihin na yung news feed eh, yung maaaring ito'y sa email. Hindi ko alam kung ang newsroom pa din ay gumagamit na ng fax, gumagamit pa rin ng fax. Pero lahat ng mga means, lahat ng mga ika nga ay paraan na makapag-invite ng press con, lahat ng mga klase ng balita or lahat ng imbitasyon. Lahat ho yan bumabagsak sa news desk. Okay. So, kapag nakita na medyo, oops, ano to, newsworthy ito, di ba? Or malakihan itong balita na ito, talagang pinapupuntahan yan sa mga crew. Di ba? Kasi, pwede naman, halimbawa, tawag dito, kung halimbawa, which is ako, hindi ako naniniwala talaga, pwede na, halimbawa ako, Julie, meron isang ordinaryong tao, halimbawa lang, si Ruel Tarayaw, susulat siya sa news desk, kilala niya yung news editor, o di kaya sige, kahit sabihin na nating makuha niya yung email address ng halimbawa, ABS o GMA, o kung ano pa mang mga, still, hindi naman pupunta yan dun sa news desk kung wala siya talagang kakilala or hindi niya alam yung news desk yung pinagbabagsakan ng istorya na para mapasama doon sa news feed. So granted halimbawa walang taong humahawak dito kay Bicoy ganyan. Do you think kakagat-kagatin agad dito ng media kung halimbawa eh ako si Bicoy lulutang na ako mga ganyan or ano 'di ba? Oo. Ewan ko lang ha anyone pero can claim kasi na sila si Bicoy. Oo. Lalo na kung ganun nga na nakatakip naman siya, binago yung boses. Oo. So kumbaga parang tapos pagdating pa dun sa IBP sasabihin yun nga hindi daw sila yung nag-set up noon tapos may sabi ko, so sino ho? Hindi naman din nila matukoy, hindi nila alam kung sino. And biglang nawala naman tong mamang ito. Oh. At biglang lumitaw din. Oo. Eh talaga nagtatakang-taka ako eh sa naglagi ito eh. Oh. Ano ba to si Kuya Ruel? Nandito na? Ay, sorry naman kasi walang nakalagay na line. Ayun. Oh, sige. 5 ang malubha, 25 ang sugatan sa bus, naku po, na bumangga sa Bakod ng Bataan Nuclear Power Plant. Sus Mario Joseph, ang dami mo namang babangga ang Bakod eh. Ito pang Bataan Nuclear Power Plant, si Ruel Tarayaw, ang ating news correspondent mula po dyan sa Bataan. BZME 1530, Radyo Reporter. Ano nangyari dito, Kuyang? Yes, at Jimmy, ito nga isang pampasero, ang pampaserong bus, itong napaulat, na aksidente matapos nga bumangga sa Bakod ng Bataan Nuclear Power Plant sa Jalinaw National Road, Barangay Napot, Morong, Bataan. Sa initial na ulat mula kay Metro Bataan Development Authority o MBDA General Manager Charlie Pizarro, 5 itong napaulat na malubha habang 25 ang sugatan na mga pasahero ng bus. Kasalukuyang pang inaalis ngayon ng mga MBDA rescuers na nasa on-site, itong driver ng bus na naipit sa Manibela sa lakas ng pagkakarindi ito pagkakabang sa mismong Bakod. Ngayon, itong 25 pasahero ay dinala na sa Bataan General Hospital para malunasan nga itong mga nasugatan. Inaalam pa ng mga otoridad ang dahilan ng aksidente. Kauna dito sa pagkakambangga ng bus sa mismong Bakod nga nitong Bataan Nuclear Power Plant. Hindi naman ito nawalan ng preno. Jimmy, yung lugar kasi kung ilalarawan natin ay sigsag itong daan na ito at medyo papulusok.
At posible na ito kanina, at makulimlim yung panahon dito, ay maaaring magdilasundan at posible ay nawalan ito ng preno. So yan yung inaalam ng mga otoridad ngayon kung ano talaga yung naging dahilan o sanhin itong aksidente at pagkakabandangan itong bus. Ngayon, yung mga rescuers ng MBDA ay narunero pang tanggalin itong driver na naipit na wala pang pagkakakilala na, Jimmy. Okay. So ang tayo na naging follow-up report, mula sa Bataan, ako si Rural Tarayaw, nagulat para sa BCMX sa 30, una sa kanalang himpilang may paninindigan. Ayan, thank you so much si Kuya Rural Tarayaw. Sabi kapag ka talaga maano, no, ma'am, pagka maulan, ayan, magsisimula na yan yung mga, lalo na dun sa mga, sa probinsya, yung mabangin, ganyan. Kaya ingat-ingat po tayo. Doble ingat po sa lahat lalo ng driver. Lalo na yung may mga blind curve. As much as possible, una, huwag kang magmamadali. Kung may blind curve yan, diba? Ako, natatandaan ko nun, nung nag-drive ako ng automatic naman. Pero ako'y busina ng busina sa bawat kanto. Kasi hindi mo malaman nga, hindi mo masasabi, diba? Kung halimbawa, bigla na lang may tatawid or sisingit or ano man. Diba? Parating ang sinasabi ng mga matatanda, parang ikaw, sige, kiniklaim mo na maingat ka, yung kasalubong mo. Oo, totoo. Yun yung laging tanong. Sa may malapit sa amin, may isang blind curve doon. Tinayuan kasi ma'am ng bahay yung mismong gitna. Ala. Dating wala. So, okay, makikita mo yung kasalubong mo. Ngayon, tinayuan ng bahay yung gitna. So, nagkaroon ng blind haba, curve. Ang haba talaga na hindi mo nakikita yung kasalubong mo. Simula nung itinayo yung bahay doon, ilan na yung aksidenteng na itala doon. Yung last na pagkakaalala ko, mga pampito. Grabe. So, hindi dapat talaga nag-ibain na yung bahay. wala naman tayong magawa kasi lupa niya yun. Diba? Malaki pa man din yung bahay. So, ang haba talaga nung... Nako. Ito si Ga Alvarez. Ayan. Magandang hapon po. Ni Sherwin Marco, talaga natatawa ako sa mga comment nito lagi. Kuya Roel, may lakad ka ba? Ang bilis mo. Hindi, syempre, si Kuya Roel nandoon siguro sa Sa site. So, kailangan yung adrenaline din niya, diba? Ikaw man makakita ng lahat. Ikaw man makakita ng aksidenteng ganyan, Diyos ko. Sa bus, ma'am, ang usually nangyayari, ipitan talaga. Oo, totoo. Naiipit talaga. Ako na remember ko yung mga ganyang mga coverage. Ang pinaka tumatak sa akin na na pinupuntahan ko na mga ganyang coverage, yung dito sa may area ng C5, may aksidente dyan before, sa may paglagpas ng Tiendecitas, yung area na yun, papunta ng C5. Sumuot yung lalaki sa isang 10-wheeler truck. Durog. Durog yung katawan niya. Isang torso lang yung parang nabuhay. Yung buo. Pero the rest, mawalang galang na, yung utak, ganyan. Talagang durog talaga. So, pagkita ko dun sa motor, walang galos. Yun pala, yung motor, kahalos kakabili lang niya. Tapos, yun yung parang inigatan niya siguro na wag magasgas or whatever. Oo. Sumuot siya ngayon dun sa truck. Yung anchor ko nun, nasa kabilang istasyon pa ako. Yung anchor ko, hindi ko naman alam kung... Ano ba ito? Brutal na pinadidescribe pa eh. Siyempre, hindi kasi, ito naman. Nung araw talaga, hindi pa na uuso yung social media, talagang kailangan nyo talagang i-describe vividly sa mga tagapakinig ninyo kung ano yung nakikita nyo dun sa site. Kaya nga, it's very important talaga na yung mga reporter ay nagpupunta sa kanilang beat. Lalo na kapag ganyan may mga aksidente. Kasi na-i-describe mo talaga. So, at that time, hindi pa nga uso yung social media. So, dinidescribe ko talaga doon. Kasi, inano sa akin eh. Sabi, so, nasan ka ngayon? Nandito ako sa C5. At dumating na ako yung bombero, ganyan. Mm-hmm. So, nililinis na yung paligid. So, may mga mangilan-ngilan akong utak na nakita. Yung ganun. Kasi talagang,
kami ho, ang training namin, old radio, since wala pang social media nung araw, at hindi kami visual, hindi kami kagaya ng TV, ang training sa amin nung araw, as much as possible, pag nag-report ka, bit-bitin mo yung listener mo, yung imahinasyon nila dun sa lugar na pinangyarihan nung pangyayari. Para nang sa ganun, una, hindi ka iiwanan nung nakikinig sa'yo kasi nagiging visual ka eh. So, nai-imagine nila na nandito ako. Yun yung nangyayari. Oo, ito oo. Yung nangyayari, di ba? Kumbaga, naisasalaysay mong mabuti. Kaya nga, nung araw, di ba, uso yung mga tiadeli, yung mga stories. At saka yung mga drama sa radyo, hindi ba? Kung mapapansin ho ninyo dati, di ba, nakikinig ka lang, minsan parang ang corny, pero somehow, it nadadala tickles your doon. Imagination. Oo. Like halimbawa, sumuko ka na, napapaligiran ka na namin. Meron kaming 24 na mga pulis. Nasa paligid, mga ganon. Heto na, bubuksan ko na ang pintuan. Tapos may sound effects na pagbukas ng pintuan. Sabi, dahan-dahan ka kung dahan-dahan akong lalakad. Yung mga ganon. Kumbaga, this is to engage yung listeners ng radyo. Kasi nga, nung araw, ay hindi pa nakikita sa social media sa ibang... Kasi dati noon, may misteryo pa ang radyo eh. Mm-hmm. Natatandaan ko nung araw, nung ako'y nasa kabilang himpilan pa, yung partner ko na ngayon eh, konsehel na ata, dyan sa Pampanga. Hello, Boss John. Si Boss John Susi. kaibigan niya si Ted. Oh, magyayabang lang akong konti ah. Konting-konti lang. So, I remember during the time na nasa kabilang himpilan pa ako and nasa prime time kami noon, partner ko si John. So, napaka-misteryosa ko. Even Ted Pailon is listening. Isa hong pwede ko ipagmalaki yon. At that time na nasa kabilang himpilan pa ako, na during the prime time program, he was really listening intently ha, at tawang-tawa siya sa akin. So tas yung parang naging parang close-closean kami for a while na ganyan. Kasi nagte-text siya kay John na parang ilang taon na ba yan si Jamie? Ganon. Kasi boses matanda ako sa radyo. So, he was thinking na parang halos magkasing edad lang kami ni Sir John Susi. So, anyway, ayun, ganon yung misteryo ng radyo before, no? Na parang i-imaginein mo na kaganda naman ang boses nito. Magandang babae. Nako eh, nung sabi ng ganyan sa akin nung mga barkada ko eh, nung nalaman nila na lagi ako binabati ni Ted nung araw, tapos lagi pang sabi nung isang barkada ko na maldita rin, sabi niya, "Ikaw ba nakita ka na ng personal ni Ted?" Sabi ko, oo! Yung idea na ba siya? Ang itsura mo, ganyan. Oo, mga ganon. Ano pa ba? Ibang-iba na kasi naalala ko ngayon, shinare ko kay Miss John, kakilala, taga Bulacan, kamag-anak namin. Pag daw naririnig niya tayo sa radyo, tapos gusto niya tayo makita, check lang siya ng Facebook. Parang, ako, hindi niya kasi ako kita, pero kilala niya yung magulang ko. Tapos nung narinig niya yung apelido ko, tapos tinanong-tanong na parang, sino ba yung bison na yan, ganyan. Tapos sinabi daw ng tita ko na anak na ako ng nanay ko. Wala siya idea nung itsura ko. So, nung minsan daw, naka-on-air, narinig niya, Julie Baisa, nag-check daw siya ng Facebook. Sabi niya, tinignan ko nga eh, pinanood ko para anong itsura yung mga nagsasalita. Diba? Yun ang nawala ang misteryo ng radyo. Oo. Kasi naman. Ito yung pinakamagandang, hindi ko alam ha, pero somehow medyo before kasi nung wala pang social media, nung pagpasok ng TV at saka ng internet, pero hindi pa ganun kaano yung... wala pang mga live streaming. Wala pang live stream. Talagang masasabi ko na medyo AM is a dying industry already. Kasi
ang mga kalaban mo nasa telebisyon, nakikita nila. Oo. Mga ganyan. At, iba kasi yung may nakikita ka din talaga eh. Mm-hmm. Pero iba din naman yung ano, no? Yung parang minsan talaga, sabi niya nung kaibigan ko, hayaan lang na mag-imagine ka. Oo. Diba? Kung may crush ka sa boses nung ano, nung anchor, ganyan. Oo, totoo yan. Totoo yan. Alam mo, nung nasa kolehiyo pa ako noon, na-remember ko yung aking kaklase. Pilit ng pilit sa akin. Di ba taga-taytay ka? Oh, sabi kong gano'n. Samahan mo naman ako. Malapit ka lang naman dun sa Ortigas. Sabi niya, samahan mo naman ako. Sabi niya, saan? Sabi ko. Sabi niya, puntahan natin si ano? Sabi niya, si Paul Diesel. Sabi niya ganyan. Type na type niya. Sabi, sa isip ko, ano ba yun? But, ano? Sabi, yung DJ. Ganyan. So punta kami kasi lahat ng mga FM station noon sa nandito sa Ortigas naka-base halos lahat KC mga ganyan. And then pagkita namin ay buti na lang at gwapo yung DJ na yon. Si Tito Potato yon by the way. Hindi ko pa siya nakita. Natawag dito na dito ko na lang siya ulit na meet. Nung mga after college days namin. So, dito ko na lang siya ulit na meet na sabi ko, para sir, parang familiar talaga yung mukha mo eh. Tapos, nung bigla niyang sinabi na Star FM siya, oh my God, ikaw nga yung pinuntahan namin nung college kami. Patay na patay yung kaklase ko noon talaga na sabi niya, puntahan natin, mga ganyan. Yeah. Pogi, di ba? So, anyway. Pero maganda yung ganun, di ba? Minsan nga, nagtatalo na ako na parang, ay, si Sir Tony pala yung ikaw. Sir, napapakinggan kita dati. Idol kita. Hindi, alam mo, kung minsan yung mga ganyan eh, hindi mo malaman kung maiinsulto ka ba o matutuwa ka eh. Kasi natatandaan ko din noon eh, may practicumer kami noon. Pero practicumer nung kumari ko na nasa DepEd kami noon. Practicumer, magre-reporter na din. So practicumer siya nung reporter ng dyaryo. So nung nagsasalita ako, tapos sabi niyang ganyan, "Ma'am, para pong pamilyar yung boses nyo," sabi niyang ganyan. Tapos sabi nung kaibigan ko, sabi niya, siya si Jamie Quinto, ay, kayo po ba yun? Sabi, high school pa lang po ako, pinakikinggan na po kayo ng lolo ko. Mga ganong mga Diyos ko po. Parang, okay. But of course, di ba, somehow medyo flattering naman yun. Kaya lang, kung minsan naman, maiinsulto ka naman. Kasi I remember yung nung araw, nung ako'y nasa kabilang himpilan pa, sumasideline naman ako na parang mag-voice over naman for the FM. Mm-hmm. Yung FM, mga ganyan. Nako, talagang sabi nung isang kaklase ko nung high school, de nagkukwentuhan kami. Tapos sabi nung isang barkada ko, ano ka ba siya yun? Ganyan. As in, napamura talaga. Sabi niya, ikaw pala yun. Akala ko naman, ang sexing babae. Nako ha. Oo, mga ganun. Kaya talagang, okay, fine. Pero yung sabi nga nung tatay ko sa inyo, bata pa pala si Jamie Quinto. So, hindi ko din alam kung ano yun. Hindi, pero minsan kasi, like yun nga yung sabi ko, na-recognize ko yung program ni Sir Tony dahil sa pangalan. Pero yung may mga bosses, recall. Yung bosses kasi, parang hindi madaming katunog for sa ibang station. So, kaya medyo na, ay, sir, bata pa lang ako. At least, di ba? Oo, salbahe ka. Ayan. Anyway, ito, napagkukwentuhan lang ho natin yung evolution ng radio dito sa Pilipinas. Pero maganda naman po na may online streaming na kasi nakaka-keep up na syempre millennials. Diba sabi nga nila, sino naman magsasabi na yung AM darating sa punto na ganito na mag-online, panonoorin na rin kahit ng mga bagets. True. Kasi dati pagka talaga AM, lolo, lola. Ako noon, natatandaan ko ang orientation ko AM. Pero ako'y walang tiyagang makinig ng AM noon dahil nga nakikinig lang ako pag sasabihin ni Paing Yabot na wala pong pasok, dineklara.
may bagyo, mga ganon. Oo. Tapos ano, wala din kasing TV. Para hindi na ako aalis ng bahay, ganyan. Eh, diba? Pero, pag other than that, ayaw ko na. Mga ganon. Ako, hindi naman kasi ako mahilig sa music. Kaya talagang sa AM. Tapos sa yung AM. College pa na pinasukan ko, may sariling AM radio. So, wala kang choice. Pakinggan mo yung radio station nyo. Oo. Ganun naman talaga. Oh, sabi ni, uy, ito sabi ni Niga Alvarez. Ay, katakot. Oo. Oo nga eh. Naalala ko nga to sa aksidente, yung kinwento niyong 10-wheeler kasi yung family friend din namin, tanggal yung mata. Naku, Diyos ko. Oo. As in, pero ano na, so, ayun. I mean, nabuhay naman. Hindi. Ah, tanggal yung mata, buhay. I mean, hindi, malay mo. Umilalim din po mam sa 10-wheeler. Oh my God. Oh. Ang maganda naman, safe yung mag-asawa sila tsaka yung baby nila. Safe naman. Ah. Parang naitulak palabas. Oo. But, naku, ingat-ingat ho tayo. Kasi talagang yung aksidente, ibang klase. Ito wala pa tong kabanggaan, ha? Bumangga ito. Oo. Walang, kumbaga, walang kasalubong. Oo. Kasi kung minsan, hindi ko din maintindihan, kagaya kagabi, talagang natawa yung pasahero sa akin. Ito ma-share ko lang kasi de syempre, 'di ba, gabi na tayong gabi na akong umalis dahil sabi ni Sir Tony, sabay na kami. Oh, ede. So sa madalit sabi, inihatid naman nila ako at nakasakay naman ako ng matiwasay diyan sa area ng Philcoa. So dahil maluwag ang kalsada, yung alam mo yung flyover, yung dating Tandang Sora flyover, di ba? Yung giniba. Oo, yung giniba. Hindi ko alam kung paano ginawa yung kalsada doon at tila may roller coaster ata. Ay, talagang napakabilis magpatakbo ni Kuya ng ano. Ay, talagang, alam mo yung literal na parang lumipad kami na talagang, sabi ko talagang ganyan, ay, Jesus Mario Josep, natawa yung mga kabataan na na sakay. Sa isip ko, siguro sila, they find it adventures pa na 'di ba, yung lilipad na ganun yung sasakyan, para tuwang-tuwa sila. Pero sa edad ko po ito, ay talagang sinabi ko talaga doon sa driver. Oo, sabi ko talaga doon sa driver, eh manong, bata pa yung anak ko, mag-ingat ka naman. Nagdahan-dahan naman po. Medyo, oo. Nakinig naman siya. Oo, ako din ay enjoy ko eh, kapag kapagalang-ganan yung ano. Naku. No, natatanda ko nung college ako, meron kaming sinasakyan, kung tawagin eh, mga patok. Oh, patok na jeep. Ito yung mga, alam ni Engineer Alex yan, yung mga kumakalabog na ganun yung speaker. Ay, na pag sinakyan ng mga estudyante, pag sinabing bumabanking, yung parang akala mo eh, ano yan, yung... paano mo ba i-describe yung bumabanking? Yung akala mo eh, sumasayaw yung jeep sa kalsada. Parang ahas, ganyan. At mabilis magpatakbo. O, nung kabataan ko, tuntua ako noon. Yes! Meron pa yatang ganyan sa ano, sa gawing Anonas, pa-antipolo. O, karamihan ng mga jeep. Oo, jeep ng pa-antipolo, pa-Rizal. Mga ganyan yung mga bumabanking. Tapos ano pa, yun yung term nila eh, bumabanking. At saka tawag dito, yung mga patok na, yung mga tipong nakaupo ka lang. Tapos yung... magtataka ka, hindi man ako kinakabahan, pero bakit yung tugtog pa? Yung dibdib mo, yung bug. Oo, yung mga yung malalakas na sa gilid, malalaking speaker. Mga speaker nila, ganyan. Ako po. Ito si Miss Ga, nagmomotor pa naman ako, natakot na. Mag-ingat-ingat na lang din, kahit anong... Ay, alam mo kanina, Julie, nung papasok ako, gusto ko talagang picturean yung magnanay, mag-iina sila actually. Di ko alam kung saan sila pupunta. Meron yung bata sa harap. As in, bata pa talaga. Kasi di pa niya abot yung tawag dito? Yung pedal nung sa motor. Or yung stepper ba yung tawag doon? Ngayon, naka-helmet naman. Oo. So, sinanay na sa gitna. Tapos yung parang binatilyo niya, nasa likod. Nakakaloka lang yung bata kasi... ayaw niya sigurong masira yung forma ng hair niya. Yung helmet niya nasa
naka-angkla doon sa, oo, doon sa kanyang braso. Kaya sabi ko sa isip ko, naku, Diyos ko, sana naman eh, huwag naman may masamang mangyari dito, di ba? At mababagok ito yung kanyang braso ang maprotektado, hindi yung kanyang ulo. Uy, napakahalaga ng helmet. Ano, si Harley nga eh, di ba? Si Harley natin na naaksidente. Sa mga helmet pa po iyon. Pero ayun, gas-gas. At tinahi yung kanyang mukha. Oo. Kaya mag-ingat ho kayo. At lalo na nagmomotor din kasi ako, ma'am, eh. Kaya mag-invest talaga sa magandang helmet. Ah, talaga? Ah, hindi lang yung basta helmet. Hindi lang. May iba-ibang klase kasi ng helmet. Mag-invest kayo sa pinakamagandang klase ng Diyos helmet. Diyos ko naman, baka mamaya nakaparada yung motor eh. Hindi nga nakawin yung motor, helmet. Yung helmet naman. Bitbitin nyo yung helmet nyo kung papasok kayo sa ano. Kaya, o totoo yan, may nagnanakaw ng helmet eh. Diba? Ano ba magandang helmet? Yung mga tigma magkano? Ano, siguro maganda na yung mga 1.5 ganyan. Ah, talaga? Pero may nabibili kasi na 500, 350. Ah, talaga? Oo, may mga nabibili na ganun. Ah, okay. At saka kahit na sabihin yung nakakaya, minsan kasi pag dalaga na gusto lang talaga magmotor, like ako gusto ko lang talaga magmotor, lang naman pupuntahan, ganyan. Minsan ang bahay ng best friend mo, ganun. Ayaw nila mag-helmet ng yung close talaga. Ang gusto lang yung pa-cute na helmet na parang ano, yung pink na parang pambike. Ganun. Oh. Hindi rin mapuprotektohan yung ditong gawin mo eh. Dito lang yon, maliit lang yon. Kung wag naman sana mabuwal ka pa ganito, patalikod, pagilid, wala ka ding protection, ulo mo din yung madadali. Ah, so kailangan talagang yung, ang helmet sakop yung neck. Yung buo. Ah? Yung buo ng yung neck at saka yung ano. Oh, ito si Alex, nagmumotor din ata to eh. Full face. Ayun naman pala. Oh, kaya ito si Miss Ga, pag nagmumotor kahit malapit lang, mag-helmet po kayo at sumesenyas na po. Ayan na. Okay, sige. Mamaya, pag-usapan pa natin yung ilan pang mga balita natin. Oo, ang oras muna natin, 5:34 na po. At ang oras na yan, hatid po sa atin ang PCSO sa PCSO sa bawat taya para sa kawang gawa. Araw-araw, libo-libo ang premyo. Araw-araw, 3 times a day ang panalo. Ang dali-dali lang maglaro at sumali dito. Favorite 2 numbers from 1 to 31 for the easy 2 lotto. At tatlong numero naman from 0 to 9 para sa Swat 3 lotto. Exciting ang prizes na mapapanalunan nyo. Huwag na magpatumpik-tumpik pa. Sugod na sa lotto outlets at araw-araw. Let's play lotto! PCSO games can be played by those who are 18 years old and above. Ang PCSO Lottery Draw ay mapapanood ng live sa PTB4 tuwing alas 9 ng gabi. Maaari rin po itong mapanood via live stream gamit ang inyong mga cellphone, gadgets at internet. I-like, i-follow or mag-subscribe lamang sa mga sumusunod na social media sites. PCSO's official website, Facebook page, YouTube account, PTV's official website, Facebook page, Periscope Streaming, Dailymotion Live, YouTube account at dito rin po sa DZME. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan, o tanggap ang dulot ay pag-asa, yan ang PCSO. Kaginhawahan, kinabukasan, lahat ng minimiti makakamtan sa PCSO. Broadcasting live sa pamamagitan ng state-of-the-art 25,000 watts fully digital AM power stereo transmitter. Ito ang DZME 1530, numero uno sa paghahatid ng mga sariwang balita, impormasyon, komentaryo, alik, musika at public service. DZME 1530, una sa kanan, ang himpilang may paninindigan. 5:36 na po ang ating oras at syempre pa, ayan, tatlo sa bawat 10 Pilipino naniniwalang umunlad ang kanilang pamumuhay, batay po yan sa SWS survey. Oo, sa nakalipas na 12 buwan. 12 buwan, so ibig sabihin halos isang taon? Oo, isang taon.
So, kailan sinagawa yung survey? Sinagawa yung survey this month. Last survey is 2018 December. December 2018. So, January. Hindi. Mga April, May last year, kung 12 months. Ah. Oo, hindi start ng month. Ah, okay. So, kasama ho ba kayo sa tatlo sa bawat 10 Pilipinong naniniwalang umunlad ang kanilang pamumuhay? Mm-mm. Ako, hindi ko pa masabi. Kasi, una, ang dami kong utang. Diba? Ako po hindi nahihiya na magsabi na ano na may mga pinagkakautangan ako pero hindi ko naman sila tinatakbuhan. Diba? Siguro ako hindi ko alam eh kasi una bago pa lang ako trabaho. Parang hindi ko 'yun ma-measure kasi nakaasa ako sa family ko dati. Diba? Siguro malalaman ko 'yan kapag nagkautang na din ako. 'Di ba? Paano ba natin masasabing naging maunlad ang pamumuhay ng isang tao? Siguro kung dating sapat lang sa pang-araw-araw na buhay, nakakain 3 beses ang araw, nabibili yung pangangailangan, baka ngayon may konting pangluho na at nakapagtatabi na ng konti. Bahagyang umunlad na yung buhay mo nun kapag ka ganun. Hindi naman yung totally talagang yumaman. Milyonaryo ka. Kahit pa paano, nakaangat nga sa laylayan, di ba? Ganun yung kung dating corned beef, ganyan. Ngayon, totoong beef. Or kung dati hindi ka kumakain ng, kumbaga parang pinapangarap mo lang kumain ng spam, ganyan. Ngayon, na nabibili mo na. Mga ganun. Tapos ano din, ma'am, 80% din yung naniniwala na gaganda pa yung lagay ng ekonomiya natin. Ah, talaga. Ako naman talaga, very optimistic ako. Pero hindi ako umaasa sa gobyerno na pagagandahin yung... Sorry po, pero I'm just being honest. Na hindi ako umaasa na sa government na ganito yung mangyayari, ganito yung gagawin. Kasi in all honesty, halimbawa, gumanda yung tawag dito, yung sinasabi nga nila na yung GDP growth rate, yung lekat na inflation na yan. At the end of the day, ang lagi mong titignan pa din, magkano lang ba pera sa bulsa ko or sa wallet ko? Diba? Kaya ko pa bang ibili ng gatas yung anak ko? O kaya naman, kaya ko pa bang sustainahan or isustain yung aking maintenance, mga ganyan. Diba? Yun yung masasabi ko, Julie, na parang I'm living on a daily basis, day-to-day basis, na parang wala muna akong pakialam sa kung ano yung inflation o kung ano pa mga pinagsasasabing mga ganyan. Because at the end of the day, yun yung itinatanong ko lagi sa sarili ko. May pamasahe pa ba ako pagpasok sa opisina? O kaya naman eh, meron pa ba kaming kakainin? Yung mga ganun, diba? Ang pinaka-importante, yung ngayon. Siguro kung halimbawa mangyayari yung hindi ko na titignan yung laman ng fridge kasi nag-uumapaw, mga ganyan. Mm-hmm. Ayaw ko nang buksan dahil, ang daming nalalaglag. Mahulog. Doon ko siguro masasabing, diba? Umunlad ang aking pamumuhay. Pinintayin mo sa Pasko, mama. puro mga lumang ulam pala yung mga nakalagay doon. Sa Pasko. Diba, mabigay ng kapitbahay. Yung ref namin laging puno. Ito, tanongin mo kung bakit, ma'am. Bakit? May tindahan kami. May mga kaya laging naka-ano. Dami soft drinks, ganyan. Kaya masarap buksan. Diba? Sa bagay, let's be optimistic na gaganda pa nga talaga yung buhay natin. Ako talagang, kahit papano, hopeful naman ako. Basta't ang aim ko lamang, kumbaga parang hindi sa futuristic na, no? Tignan ko muna, maganda ba to? Diba? Ito bang papasukin kong to eh? Yung mga investment na to eh, papasukin, pag pinasok ko ba to eh? Hanggang kailan ako magdurusa bago ko makuha yung pera ko, mga gano'n. At saka siguro yung optimism nyo na yan, sabayan nyo ng gawa at dasal din. Diba? Na hindi man pwedeng positive lang ako eh, pero hindi ka trabaho. Diba? Totoo. Lagi-lagi na sasabayan ng gawa. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Ayan. Kaya dun sa mga yung mahilig na mga invest, mga ganyan. Kasi natatawa ako eh. Nag-uusap kami nung partner ko, sinasabi niya lagi na may nag-aaya nga daw sa kanya na mag-invest ganyan. So, sabi mo, kano naman, di ganun. Anong invest daw ganyan?
yung mga sa itlog, mga sisiw. So, tinanong ko, oh, saan naman daw yung kanilang planta? Eh, hindi nga daw, ano, yung farm, sabi ko. Siyempre, di ba, mag-invest ka sa farm, parang gagawin kang shareholder. Natural, di ba, you can visit that farm anytime, di ba? At nasaan ba to, ganyan. Eh, sabi niya, dun nga ako nagduda eh. Kasi, ibawal daw bisitahin yung... Baka wala kasi talagang bibisitahin. Yung mga ganon. Kaya ingat-ingat ho kayo. Kasi talagang, ano, yung mga hard-earned money, napaka, sa totoo lang, napakahirap na ano, na yung pera, no, yung pera ninyo, eh, mawawala pa sa inyo. Diba? Kumbaga parang magiging bulaksak kayo sa pera. Promise, barang araw kapag marirealize ninyo yan, pagka yung tumanda na kayo, tapos wala kayong ipon, parang, Diyos ko, ano ba nangyari? Saan ba napunta yung... Di ba yung kuminsan yung iba, magtataka ka, nakahawak na ng milyon-milyong halaga ng pera. Hindi mo malaman ba't naghirap pa. Yung mga tumama sa loto, lalayo pa ba tayo? Eh, hindi naman nila pinaghirapan kasi yun. Pero, I mean, yung I'm talking about yung iba na talagang... Ipon. Na ipon. Oo, na hard-earned money nila. And then, biglang, ano, sa hindi malamang dahilan, na-scam ba o ano? Yun nga eh, ano, madami akong nakilalang diba? Na-scam. Na pag, ano, nag-invest sa maling or bogus naman talaga. Hindi naman tamang investment. Oo. Kumbaga parang, di ba, parang tatanungin mo ngayon yung sarili mo eh. Na, okay, saan na ba to? O, yung mga ganon. Kaya, ako, nung, yun yung tinandaan ko noon nung nag- retire ako, nag-offer ng early retirement yung kabilang station. So, at that time, parang 31 ata ako. So, sabi ko, itong perang to, masusunog lang to eh. Kapag hindi ko, kumbaga parang pagka pinabayaan ko lang na nasa akin to, masusunog at masusunog to. Pag kasi ko, marami kang hawak oo, eh. Na hindi ko namamalayan. So, luckily, kahit papano nag-invest ako. Kaya lang, kuminsan, hindi naman nagsisisi, pero, ano ba to? Yung, kailangan pala pag nag-invest ka, titignan mo din yung ROI mo, gano'ng kabilis yung return of investment. Mga ganon. So, hindi ko naman anticipate, but, anyway, at least, ngayon ay tapos na. Oo, oh. At pag ano naman yan, magandang, ako for me, I think magandang investment kasi nga, sa'yo na yan, pwede mong tirahan or paupahan, diba? Oo. Pero, ayun, matutuho kayo na hawakan ang inyong mga pera at ika nga, talagang ano, talagang sabihin nating, kumbaga parang, yung hard-earned money ninyo, wag ninyong pabayaang makaalpas lang ng basta ganun-ganun lang. Parang lumilipas lang. Oo. Kasi, ano eh, maaaring hindi nyo niya ulit mahawakan yan. Diba? Or mahawakan nyo man, pero hindi naman yun talagang buong-buo. Mga ganun. Kami naman kapag ka nag-uusap, kasi yun nga, mga fresh graduates o mga bago pa yung trabaho, pag tinatanong namin, nasan yung saan napupunta yung sweldo nyo ngayon? Tapos most of us talaga, bumibili pa rin, nag-invest pa rin sa libro. Oo, ganyan pa rin. Or mga seminars, nag-a-attend ng workshops. Kasi sinasabi nga okay nila, naman yung ganyan. Oo, sabi niya, ikaw ba, ano, dati kasi ma'am, average 60 books per year. Wow. Ako, oo. Ikaw ba, ginagawang pa yun? Ganyan. Tapos sabi ko, nabawasan na. Of course, nabawasan na. Kasi may mga araw na darating ka sa bahay, gusto mo na lang matulog. True. Diba? Iba yung pagod ng trabaho. Pero ano, binibigyan ko pa rin ng oras na nababasa ko yung mga librong binibili ko. Uh-oh. Or bumibili pa rin talaga ako ng libro na hindi pwedeng matetenga. Uh-oh. Siguro, yung mga ganun, forever investment mo naman na yun. Hindi, I mean, di yun mawawala sa'yo. And sa growth mo rin yun eh. Alam mo, nakakatulong yung ano eh. Maganda, actually, maganda talaga yung may mga self-growth, mga ganyan na attend ka ng mga seminars. Kahit sa mga ano, sa mga empleyado, di ba? It will help you a lot
and talagang mabubroaden yung horizon mo. Pag mm-hmm. nag-a-attend ka ng mga ganun, mga pa-seminar, lectures, mga ganyan. Kaya nga, natutuwa ako na kapag kayong may mga ganun yun sa mga company. Kasi yun yung opportunity mo para matuto. Oo. Diba? Ang libre, lalo na kung ano, sagot ng company, ganyan. Oo. Ay, nako. Pero may mga tao kasi, ma'am, na nakakatulog sa ganun. Siguro talagang depende sa ano. Depende na lang talaga sa klase ng tao. Madami din naman talaga. Umamin naman tayo sa hindi. Ako, aamin naman ako doon sa ano, may isang klase sa UP na wala kaming ginagawa kundi tulugan lang talaga yung klase na yun. Kahit sino yung professor, basta yung class na yun talaga. Ah, talaga? Oo. Kahit sino yung prof? Kahit sino yung prof, kasi large class. Auditorium, ma'am, kami nagkaklase sa auditorium. Okay. So, napakalamig. Oo. Napakarami namin. Oo. Oo. Tapos, magpapatay ng ilaw, magpapanood ng movie, or magpa-PowerPoint. Oo. Tapos, nadali ako kasi baisa eh. So, nasa may bandang harapan ako. Tapos, nagising si ano, nagbukas bigla ng ilaw si prof, hindi pa rin ako nagising. Tapos, parang chinek lang niya kung gising pa ba itong mga to? Nakita siguro niya half ng class, ano? Nulog ni Laser kasi yung PowerPoint niya, may pointer. May pointer. Ni Laser kami isa-isa. Wake up! Wake up! Wake up! Sarang ako, sorry po. So, I mean, I love seminars, workshops. Kaya lang talaga, merong mga panahon na, like yung class na yun, wala kaming ginawa kundi mag-seminar araw-araw halos. And then, tsaka depende. Kuminsan, alam mo, depende talaga din yan sa speaker eh. Oh. Hindi magaling yung prof talaga. Talaga. Geek siya. Magaling yung prof. Kaya walang lang, problema. Yung estudyante yung problema. Yung environment siguro. Oh. Dahil talagang ang ano. Sisisihin ko din ng yun lamig at dilim sa kwarto. Ah. At saka pag tumingin ka naman gano'n, hindi lang naman ikaw. So, na-encourage ka na ano? Actually, oo. Sila yung nauuna, ma'am. Hindi naman ako yung nauuna. Nung nanggagaya ka lang. Oo. Kumbaga, parang damay-damay tayo dito, ha? Oo, hindi naman pwedeng ano. Hindi naman pwedeng kayo yung natutulog, tapos ako lang. Oo, at hindi, tsaka may araw naman nagising ako. Mas marami naman yung araw nagising ako. Oo. Sabihin na to, itong ano, napakasamang halimbawa sa mga... pero wag magmalinis, ha? Talagang... Oo. Darating naman po sa point na gano'n. Kaya nga sabi ko, naiintindahan ko yung hindi kayang makinig ng lecture na isang oras, dalawang oras. Oo. Baka talagang kailangan mahal na mahal nila yung topic. Kapag hindi, siguro di rin talaga. Parang ano lang yan eh, parang yung homily ng pare. I remember noon sa Taytay, lahat ng nagdaang mga pare doon, Diyos ko, lalo na ang daddy ko, hindi naman masyadong religyoso, mga ganyan. Aminin naman nating mga lalaki, ganyan kayo, diba? Pagkasimbang gabi daw. Oo. Diyos ko po, talagang, alam mo yung may pari na ano, na kung mag-sermon, akala mo talagang wagas na wagas, wala nang katapusan. Diba? Halimbawa, ang misa ay dapat 45 minutes lang eh. Yung sa Catholic. Sa Catholic. Uh-oh. Hindi, sa kabuuan. Oh. 45 lang siya dapat sa kabuuan. Mm-hmm. So, dahil si Father, mahaba mag-sermon, mag-misa, ganyan. Diyos ko, minsan inaabot ng mga 1 hour and 20, mga ganun. Ganun naman din. Usual sa amin. Ah, talaga? Mm-hmm. Eh, talagang yun. Ako, Diyos ko, napakahaba talagang mag-sermon. Tapos yung paulit-ulit siya na talagang parang ano. So, sabi ng daddy ko talaga, binya sa susunod nga, wag na tayo umatin dito. Sabi niya ganyan. Pagka ganyan naman yung pare, inaantok ako. Eh, totoo naman. Mm. Na talagang, ano. So, nung napalitan naman yung kura paroko namin, si Father Ben, yung pumalit, yun talagang, I think, to nagtagal ng husto dun sa Taytay. Napakahusay naman niya. Oo. Very alive siyang, tsaka may mga jokes, mga ganon. Oo, masarap makinig na humili ng ganon. Oo, kasi nakikita niya siguro yung reaction ng, ano, ng mga tao na, ay, hindi na to interesado sa mga pinagsasasabi ko. Eh, baka imbis na sila ay makapag-concentrate sa salita ng Diyos eh, pinagmumumura na ako, o kaya naman eh, naiinip na, mga ganyan. Kasi yung compared dun sa, sorry,
story po dun sa ibang mga naging pare na sa Taytay, oo, yung kura paroko namin. Talagang I should say na si Father Ben talaga pinakamagaling. Kasi talagang ano na honestly na inganyo ako noon na talagang every week magsisimba at sa oras niya talaga. Ganon. At ano, tawag dito yung mga dati kasing pari doon na tumayo po tayo. Ganun, as in, ganun lang yung boses. Tapos siguro kahit nakikita na niya na inaantok na yung mga tao na at sinabi nga ni Jesus, ganyan. Diyos ko po, talagang sabi kong ganun ako talaga. Napakatagal. Parang ano yung parang kapag ganoon yung una yung boses nung pare. Eh ang simbahan ng Taytay ay napakalaki. Mm-hmm. Ang daming tao tapos mahangin. Yung hangin pa para kang yung ihihili ka na hanging probinsya eh. Mm-hmm. Na talagang ano maaliwalas talaga, mapresko, ganyan. So, talagang aantukin ka, lalo na kung ang misang dadaluhan mo ay mga bandang alas 4. Ay, oo. Ganon. Alas 5. Guilty rin naman. Minsan, kapag ka madaling araw din, yung pupungas-pungas ka pa. Oo. Lalo na kung ano, gigisingin ka lang ng magulang mo, ganyan. Uy, meron dito nagpapabati, oh. Si Marvin Mark Bautista. Pabati naman, Lodi. Sabi niya. Oh, nice, sabi niya. Nice outfit, Miss Julie. Ay, of course, ano, handpick. Ah, Stylist Chick Manila. Ayan. Ay, oo nga, bago yan, ano? Oh, bago. Hindi ko matrack kung alin yung bago doon sa mga naka-ano, gilid. Kasi kung alin na yung mga nasuot ko. Sorry po, Miss Bean. Oh, pero parang ngayon gulo ko lang siya nga din nakita. Oo, ayan. So, baka ngayon ko lang po naisuot. Oo, maganda. Oo. Ayun. Ayan tuloy. Ayan, nabuking tuloy ako. Eh, kasi naka-other side ng damitan yung ano. Kaya lang yung ate ko. Oh, paliwanag talaga. Yung ate ko, ginalaw yung gamitan ko. So, hindi mo na alam ngayon kung... Hindi ko na alam kung alin pa yung hindi ko nasusuot at nasuot ko na. Oo. Yeah. Alam mo, kwentuhang magkakapatid. Tagahanga mo, Marvin. Ah, lagi po itong... Marvin Mark Bautista. Nanonood ng ano, ng Millennials On Air. Dinalaw na rin niya tayo minsan. Twice dito, ma'am. Ah, talaga? Hmm. Baka naman ikaw lang dinalaw. Ha? Hindi. Ah. Dumalaw sa station. Ah, okay. Dumalaw sa station. Oo, si Eric. Ah, okay. Oy, speaking of Eric, hindi na nagpaparamdam to si Eric Bukal. Oo, nagpiprinap na sila dun sa ano. Saan ka man ngayon naroon? sana magpadala ka naman ng mga pictures. Suplado ka na ngayon. Eric, nakikinig ka ba? Oh, kay Maria Omena na lang ako manghihingi ng ano, mga litrato. Oo, oh, ninang! Ito na po ang ninang. Ang dami ngang ano eh. Meron ako sa October eh, na ngayon pa lang sinasabi na sa akin, Mami, talagang... Anong feeling, ma'am, pagka ano? Ano, I feel proud. Ay, akala ko I feel old, ganyan. Somehow, pero I feel proud na ano, ibig sabihin, may nakuha siyang ano, may na-impart ako sa buhay niya para kuhanin akong ninang sa kasal. Oh, ayan na. Pero yung dati talaga, tinanggihan ko talaga 'yun na ano. Ilan taon ba kayo nung hello? Ang bata-bata ko pa lang noon, parang mga 36, 37 ata ako. Mm. O, tapos yung kumukuha sa akin na kunin daw niya ako, ninang 38 ata. O, halos kasing edad ko din. Talaga ba? Oo. Ayoko naman noon. Akala ko bawal tanggihan yung gano'n. Hindi ako naniniwala doon. Basta ako may sarili akong ano. Doon lang ako sa gusto ako. Hindi, pero sa ano ah, sa pagnininang ng binyag, ma'am, blessings yun kahit kahit hindi mo ganun ka-close yung mother or father ng bata. Pero ano, yun nga, eh, ako natutuwa kasi, di ba, kadalasan kasi yung iba, pagka halimbawa ikakasal,
ano yan eh, ang umi-entra dyan kadalasan yung mga ano, mga magulang. Kunin mong ninang tong si ganito kasi iyan, matagal na naming kumpari yan, mga ganon. May utang na loob kami dyan nung araw. Di ba? Yung kumbaga parang ano, or kaya naman eh, kunin mo yung ninang mo sa Binyag, mga ganyan. Hindi po ba matik yun kapag ka ganun? Hindi mo matik ninang sa kasal? Hindi eh, kasi like ako, hindi ako naging close sa ninang ko eh. So, anong ipapayo niya sa akin? Diba? Eh, bata pa lang ako, iniwan na niya ako. Ay. May hugo. Nag-drama. Dinramahan yung pagkaano. Hindi, totoo naman eh. Nagkita kami, ano na ako, high school na ako. Talaga. Tapos, ano, yung kasi nung araw, hindi naman padamihan ng ninang eh. So, ang kinuha lang ng parents ko, dalawang babae, dalawang lalaki. So, na-remember ko, yung college friend kasi ng dad ko yun, yung dalawa. Tapos yung dalawa naman, office mate ng mother ko. Yung isa high school friend pala ng mother ko. Tapos yung isa, parang office mate niya. So, yung isa, na-remember ko lang siya kasi binigyan niya ako ng ano ng doll na babae siya pero pag tinignan mo iba yung kasarian niya. Yun yung tanda ko kaya parang na-trauma. Ano to? Ba't ganito yung doll? Oo. Tinitignan ko pa nga daw eh. Ba't naman ako? Hindi naman. Ganon. Tapos hanggang sa nagpunta na siya ng Canada ever. Hindi na siya nagparamdam. Yung isa naman, ganon din, binigyan din ako ng doll. Maskulado naman na baby. Na ano, na tawag dito. Alam mo yung nasa litrato ng ano ng gatas na bata yung Alaska. Ah, okay. Yun. Pero ano, negro yung ay negro. Sorry. Maitim black. yung dal na yon. Yun nga, tapos parang bato-bato siya. yun yung na-remember ko na ano na binigay niya. Tapos mga high school na ako noong nagkita na kami. Yun. Tapos, ano, nung nakita niya akong ganyan, uy, ang laki mo na. Tapos, sinaya ako sa ganyan sa gilid. Halika, bibigay ako sa ganyan. Ayan na. Tapos, naku, ano kaya? Pagkita kong ganyan, $5. Nag-convert ka sa isip mo, magkano? Pwede na, pambaon. Oo, wala naman sa ano. Yung... Oh, tsaka syempre grateful ka naman kahit papano naalala ka. Binigyan diba? Ka. Pagkatapos noon, wala na, hindi ko na siya nakita. Yung ninong ko naman na isa, ang sabi lang ng daddy ko, nagladlad na yung isa. Kaya siguro malapit ako sa ano, sa mga bakla. At yung isa naman nag-NPA. Ayun. So, hindi ko na... Napaka makulay naman pala ng buhay ng mga ano. Ng mga nino. So, hindi ko alam kung anong papaya nila sa akin. Pero ano ah, nakakaingit yung mga lumaki na ang daming ninang-ninong sa paligid. Oo, totoo naman. Oh, ako din isa lang yung kinalakihan kong ninang. Ah, talaga? Oo. Yung iba, na-meet ko high school na like, in-invite ng nanay ko nung kasal ng kuya ko, mga ganoon. Ayun na lang ulit, wala na. After nun. Kung hindi mo siguro sila i-invite ulit, hindi na... Kasi malayo na rin eh. Tapos parang, hindi na nila maalala na inaanak ako. Ang sakit. Inaanak pala ako sa'yo. Tapos parang, oo, yung bunso ko, ayan na, ganyan. Hindi, kuminsan kasi, yun nga, tawag dito, pag importante talaga na pagkukuha ka ng ninong or ng ninang ng anak mo, talagang importante na ano, na una, ka-close mo. Mm-hmm. Pangalawa, yung magiging magandang ehemplo siya dun sa bata. Mm-hmm. It's not all about money, pero yun nga. At saka ako ha, yung kay Situ, syempre, talagang feeling ko, isa lang talaga yung magiging anak ko. So talagang nilubos-lubos ko na lahat ng mga kaibigan ko. Kasi magtatampo naman sila pagka, ano, bakit si ganyan kinuha mo, tapos ako hindi. Mga ganong mga eksena. So maraming ninong? Maraming nagpresenta. Tsaka ano, ang ginawa ko dun sa iba, para hindi naman din ma-offend na ano, or kuminsan naman kasi, baka ako lang ang nag-a-assume na close tayo, mga ganyan. So I make it a point na ano, na tinext ko talaga sila na okay lang bang kunin kitang ninang ng anak ko or ninong ng anak ko. Tapos nung nag-reply naman, ayun, edi okay. Ganun.
Ako, nung 18th birthday ko, pinaalam ko din muna dun sa mga 18 gifts ko na parang gusto mo ba na 18 gifts ka, ganyan, okay lang ba sa'yo, ganyan. Kasi baka nga din ako, parang baka kasi ako lang din yung may feeling na close tayo. Oo, hindi, sa totoo lang, yan mga ganyan, hindi ko na naabutan kasi yan nung araw. Sa amin nun, 18 roses at 18 candles lang eh. Eh nagulat ako, meron pang mga 18 treasures ngayon, treasures, 18 gifts, mga treasures, ganyan. Treasures na yung gifts. Ah, ganun? Oo, 18 treasures na yung gifts. Although may iba pa rin nagtitry, may 18 bags, 18 shoes. Diyos ko. Nagulat na lang ako eh. Ah, 18 bills. Ayun. 18 bills. Sabi, ano ba itong 18 bills na ito? Tapos yung pala, okay. Diyos ko. May funny story. 18 bills ko, binigyan niya ako ng bear kasi sabi daw ng kuya ko, hipag ko siya by the way. Sabi daw ng kuya ko, 18 bear ka. So parang, okay. Nagtataka ako. Ba't ako binibigyan ng bear? Hindi ba siya treasures? So ayan, may mga ganyang moments ko. Oh, huwag ka na daw choosy, ikaw na. Hindi na yan, kasi yun nga sabi niyo, wala kasi nung panahon niyo nung mga ganoon. Mga bago-bago lang. Tapos may nagtanong sa akin, ano yung treasures? Tina-treasure kita. Oo, kasi nung araw talaga, 18 candles, 18 roses lang. May 18 balloons, naalala ko nung araw. Ay, hindi ko na inabot yun. Wala na. Diba, in generalex, nung tayo, 18 roses, 18 candles lang. Tapos sayaw-sayaw kayo, pagkatas mong sayaw-sayaw. Cotillion. Kain na, okay. Uwian na. Wala after party. Walang post-18th birthday. Wala na. May mga ganun pa. Ganun pa, inuman kayo ng 18 roses mo. Iba talaga mga kabataan ngayon. Oo. Ano ito sabi ni sabi ni Marvin Bautista. Sorry na Miss Julie, nabuking. Nabuking sa damit. Sorry na Miss Jamie, regards po sa inyo. Regards din sa iyo, Mark. Basta ako isa lang. Oh. Ang lodi niya. Sino ang kaya? Lodi. Eh syempre ikaw may yun. Ano to, ma? May idol to sa kabilang himpilan. Ah, talaga? Si Sir Marvin. Sabi ni ni Marvin, sa amin 18 shots. Oo, 18 shots. Ano 18 shots? Ano, inom. Ano to, panlalaki? Wine. No. Ano, like mga tita mo kung gusto mo ganun. Talaga ba? Oo, pero hindi ako nag 18 shots kasi baka yung lola ko mag-sign-up. Ah, talaga, Diyos ko. Daming mga ganun. Daming mga ka-ek-ekan ngayon, ha. 18 runway din, nasama ko minsan sa 18 runway. So parang rumampa. Kung ano-ano naman yung mga pinag-iimbento. Rumampa kami papunta sa kanya. Ngayon nga, minsan nagulat ako, sabi ko, nung nag-7 years old ako, ang natatandaan ko, yung pinaghanda lang ako ng nanay ko, tapos, meron akong balloons. Yun lang. May cake, may balloon. May program na rin. Diyos ko, ngayon, ginagawang akala mo, 7 gifts. Debutante yung roses. Ano. Oo. Kaya tuloy yung ibang mga bata, feeling-feeling na dalaga na rin sila. Diba? Baka magad yung pamangit ko, sabihin ko sana yung pamangit ko, napaka-emotional nung 7th birthday niya. Nung 18th birthday ko, wala lang ako, pero siya nung 7th niya, emotional. Oh, di ba? Mami, thank you po sa lahat ng ibinig. Magagalit sa akin yun. Hindi, at least, di ba, appreciative naman pala siya. Oo, dalaga na ngayon. Ay nako, but anyway. Ayan po, napakabilis ng oras. Ang bilis ng oras. Ayan po mga kaibigan. Ang napakaganda. Ako Julie, tigilan mo ha. Sarap sumawa ng Biyernes eh. Ayan. O siya, magpaalam na po tayo, ma'am. Oo, paalam na ako. Maraming salamat Julie at hindi ka naman namin napakanta. Ewan ko nga ba naman sa'yo, ba't di ka kumanta? Maraming salamat sa ating mga nakasama dito sa studio, si Emil Basco, si Engineer Alex Puentes, at syempre, partner, aking pinakamagandang bestie! Si Julie Baiza. Ako po si Jamie Quinto. Maraming salamat po at magandang gabi sa inyong lahat. Ingat po tayo. Madulas po ang kalsada. Bye-bye! Issue. Maangang na komentaryo si iba't ibang usapin ang hatid sa inyo ng veteranong broadcaster,
Mike Abe sa Gising na Panguna Pilipinas. Gising na Panguna Pilipinas. Isang buong oras na diretsyang pagbatikos sa mga abusadong opisyal ng gobyerno. Gising na Panguna Pilipinas. Sino ka man ay hindi inuurungan basta't nasa katwiran. Kilala sa kanyang kredibilidad kaya naging takbuhan at sumbungan ng mga pinagsasamantalaan. Gising na Panguna Pilipinas. Napapakinggan tuwing alas 5 hanggang alas 6 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes.